Good evening, everyone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, third Saturday na naman. Pagkapo third Saturday, ako'y ninenervyos na. Wala na naman akong tulog. Dahil natatapos ng late, gigising ng umaga, maaga-maaga para sa TV5. Hindi ko makakalimutan yung misa ko last Monday, 2 Mondays ago. Felt great. Kukwento ko sa inyo kung bakit. Nagmisa po ako doon sa isang simbahan sa Commonwealth. Kristong Hari, Father Lando. Pagkatapos ng misa ko doon, ang sabi niya, Father, pwede ba every month? Para naman yung mga tao dito sa parteng North, makapag-misa ka. Ay, which I agree. Ang sabi ko sa mga tao ron, hindi ko naman alam na ang mga umaten doon ay protestante, hindi ko naman alam ang umaten doon ay mga iglesia ni Cristo, dahil katabi yung mga iglesia ni Cristo na simbahan, akala ko puro katoliko. So sinabi niya, lahat, as if I'm talking to all Catholics, sabi ko, tayo mga Katoliko, we need to be on fire for God. As what it says in today's gospel. My advocacy as a priest is to let Catholics know that it is such a great joy to attend the Mass. Every time we celebrate the Mass, dapat ang saya-saya natin dahil makakasama uli natin ang ating Panginoon. And I said, but unfortunately, sad to say, kokonti na Katoliko ang nakakaramdam niyan. It is so good to be in the church because the church is the place where God is. It is so good to be part of this gathering because there is a celebration because Jesus is here. Yun po ang aking sinabi. Tapos ako'y nag-healing na. Alam niyo naman ako, mahabang mag-sermon. Make the story short. Nag-healing. Pagkatapos ng healing, may tumawag ang pare. Pare, mayroon ditong isang general na pulis. Kala ko kayo huhulihin. Ano kaya ang aking mga pinagsasabi? Sabi ko, di iniisip ko na. Alam niyo, sabi niya, pare, right after na umaten siya ng mass, ito po ang sinabi niya sa akin, nangingiyak-ngiyak niya sa general ng pulis at sabi, Father, ako po'y isang protestante, active, pero ngayon, after hearing the mass, I want to become a Catholic. Pagka po ako'y nag-misa, hindi po ako sinasabing kayo ma-convert. Masaya nga po ako sa mga Katoliko na napunta sa ibang relihiyon at nagiging active. Lalo-lalo na kung kayo na may Katoliko, hindi naman kayo nagsisimba, ay di mag-born again na lang kayo dahil at least dito, kayo ay mapapalapit sa Diyos. Kung kayo na may maging born again, ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo naman kaming sisiraan at sasabihin niyo, kayong mga Katoliko sa impyerno ang punta at kami lang ang maliligtas. Dahil hindi naman yan totoo. Kayo lang ang may definition niyan. Dahil from the very beginning, as what Jesus said in the gospel, I came here not to condemn the world, but to save the world. Hindi tayo pinanganak para tayo dalhin sa impyerno kung hindi tayo iligtas ni Kristo. Amen? But there is a challenge that this Jesus is trying to tell us today. In today's gospel, it says, ito sabi pala niya, babasahin ko na lang, nakalimutan ko. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire. Oh my God, ano ba sasabihin ni Kristo? Susunugin ko na ang mundo. Hindi po ganun ang translation. I came to set the earth on fire.
ang ating puso daw sana'y nag-aalab sa Diyos. And how I wish it's already a place. Dito po tayo nagkukulang, mga Katoliko. Dito tayo napupulaan, mga Katoliko. Dahil tayo ngayon mga binyagan, marami na tayo mga debosyon, tayo ngayon mga Katolikong naturingan, but there is no fire in our heart. We are not that serious in our faith. Pag may nakita na tayong nagtotalk about Jesus, pag may nakikita na tayong nagpe-praise the Lord, pag may nakikita na tayong mahal na mahal ang Diyos, hindi yan Katoliko, ibang religion yan. As if we are not used of seeing a Catholic very religious and love Jesus so much, we are being challenged right now because this gospel is for everybody. Jesus wants us all to set our hearts on fire, and that is the baptism of fire. The baptism that Jesus is talking about. Gusto ni Kristo mabinyagan tayo sa apoy. Anong ibig sabihin ito? Mag-alab ang ating pagmamahal sa Kanya. At pag nag-alab ang ating pagmamahal sa Kanya, I'm telling you, my dear sisters and brothers, it is such a good feeling. Kaya nagkakaroon ng division. Ano ba sinabi niya? I came here so that not to bring peace, but division. Kasi pagka ang iyong heart set on fire for Jesus, there is no compromise. Pagka ang iyong puso on fire for Jesus, ikaw ay single-hearted. Ibig sabihin, there is no dual personality in you. Hindi ka mabait lamang sa simbahan. Hindi ka simba na ng simba. Hawa ka ng rosary, nandito ka lagi sa unahan. Lagi ka namang nagmumura o ikaw ay saksakan ng chismosa. Meaning, if your heart sets on fire, you are single-hearted and you want to become a saint. Gusto mong maging santo, gusto mong maging banal, gusto mong maging mabuting tao. That's why there is this division. Hindi ka mauunawaan. Bakit hindi ka mauunawaan? Because the ways of the Lord is not the ways of men. Iba na ang iyong pananaw. Alam mo na kung ano ang tama. You will not compromise the truth. Hindi ka na sinungaling. Hindi ka na manilirang puri. Hindi ka na mahilig manira ng kapwa. Minsan hindi nyo pa napapansin. Katoliko, simba ng simba, ang tapang-tapang. Katoliko, nanggigipit. It's not the teaching of the church. It's not the teaching of Jesus. And it's not only for you, but also as priests. You know, this Pope Francis, he challenged even the bishops and cardinals. Alam niyo ang sabi ni Pope Francis in his statement addressed to the bishops and cardinals? The leprosy in the church is careerism. Kinakareer ng mga pare na nagiging obispo at cardinal ang kanilang posisyon. They are craving for position. That's why it is a leprosy. Napakagaling ng obispong ito. Kitang-kita niya ang problema ng simbahan. There is this power struggle. Kitang-kita niya ni Pope Francis. Magbasa kayo, makinig kayo ng kanyang mga sinasabi at nililinis niya ang lahat. Pinapapatamaan lalo-lalo na kaming mga pare na nakasuot ng sutana. May anak pala. There is this, ang tawag yan ay subculture. And it is sad. That's why there is this division. That's why Pope Francis keep on saying, pray for us, priests, bishops, and cardinal, and even for the Pope. Isn't that something? Noong una,
sinusubaybayan ko ang mga aparisyon ni Blessed Virgin Mary. Pumupunta ako ng Maydugore, pumupunta lagi ako dyan. And somehow, the Blessed Mother is always saying, please pray for priests. Please pray for priests. Ipagdasal niyo ang mga pare. At dito ko po nalaman nung ako'y pare na mahirap pala talagang maging pare. Kailangan ipagdasal. Hindi ko naman alam sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, tayo lamang mga Katoliko ang napakagaling manira sa ating mga pare. Tayo mismo ang sumisira sa ating mga pare. At pag nasira ang pare, pag nasira ako mismo, dismayado ng lahat. Walang magmimisa sa inyo. Jesus somehow is trying to say today, I want you to be baptized on fire. I want you to set your hearts on fire so that you will know the truth and there is no to they call to me, meaning huwag dalawa ang mukha nyo. Yan po, baptism at saka yung tinatawag na division ay yung sa ating pagkatao. Sa ating pagkatao, sana isa ang nakikita. Kung ano ka sa harap ng Diyos, ganun din ikaw pagtalikod mo. Hindi ka plastic or sabihin na natin dalawa ang personality. Hindi po dapat ganyan. There is no dichotomy supposed to be in us. Mangyayari lamang yan kung tayo ay baptized by the Holy Spirit and we have this fire for God because there is no way we can afford to compromise this very love of Jesus in us. And I'm telling you, you will enjoy as what I said earlier and you will be proud of being a Catholic. Sasabihin mo, ang sarap palang maging Katoliko! Pagka ikaw ay hindi on fire sa iyong relihiyon, you will not be proud of being Catholic. You will not even have an energy to defend your faith. Bakit tayo mga Katoliko, kahit anong sabihin ng ibang relihiyon, pinapabayaan lang natin? Wala tayo, pakialam. Tayo lamang ang ganyang relihiyon. Pag ginawa mo yan sa Muslim, siniraan si Muhammad, siniraan si Allah, patay ka. Tayo mga Katoliko, hingitian ka pa. Oh, talaga? Hindi ba nakakahiya? Ask yourself. And then we are professing we are Catholics. And we are professing we are baptized. And the consequence of that, my dear sisters and brothers, is we are not enjoying the perks of being a Christian. Napakaraming sanang matatanggap natin na biyaya, saya, galak, kapag tayo ay nabubuhay at isinasabuhay natin ang pagiging isang Katoliko, we are not somehow receiving it all primarily because we are half-hearted. Hati ang puso natin. Hati! Kaya nga po nung sabi nung general na ito sa akin, doon kay Father Lando, grabe yung narinig ko kay Father. Pwede palang Katoliko ka. Masaya kang nagsisimba. Akala ko ang mga Katoliko, lalo-lalo na kami mga lalaki, pag nagmimisa na ang pare, lalabas na at maninigarilyo. Pag nagsisermon ang pare, mabuti na lang ngayon, nakakalungkot po kasi sa lahat ng mga church services, tayo ang pinakamaikli paglinggo. Isang oras late na, nagmamadali pang lumabas. Totoo, hindi ba nakakahiya yan? Yung mga iglesia ni Cristo, madaling araw, ang ganda-ganda pa ng suot, may tightings pa. Lahat ng relihiyon may tightings. Ibig sabihin, may tinatawag na participation involvement sa kanilang simbahan. Kaya magaganda ang kanilang simbahan. Yun po, napatunayan ko, ako pala kinu-quote ng mga iglesia ni Cristo. At pag ako na nagmimisa, sabi ng kanilang ministro, si Father Suarez na, makinig kayo. Kasi pinupuri lagi niyan tayo. Kasi there was a time, totoo naman. Totoo! Pupurihin ko mga iglesia ni Cristo kasi naganda ng kanilang simbahan.
At nung may nagkaroon ng Pablo typhoon sa Davao, Iglesia ni Cristo, simbahan na nakatirang nakatayo. Bakit? Patibay. Ang simbahan ng Katoliko na ilipad na, walang kubong, walang dingding, walang lahat. Totoo po yun. Galing ako. Diyan ako pa kay Bishop Manlapas, kay Bishop Alo. Pinuntahan ko po yung mga lugar na yan. Lahat ng simbahan ng Katoliko, mga chapel, nakatumba. Ang Iglesia ni Cristo, nakatayo. Yun, tuloy, sabi ng Iglesia ni Cristo, sabi ko na nga sa inyo, tama si Father Suarez, yan ang tunay na simbahan, nakatayo. Yun po ang nakalaki sa vlog. But, I'm telling you, my dear sisters and brothers, we Christians, we Catholics, believe that we are the church instituted by Christ. Nakakalungkot nga lang ito. I'm not being righteous. Or I'm not saying we are the only ones going to be saved. Our religion cannot save us. Kung masama ang ating ugali, our religion cannot save us. Kung hindi naman tayo nagsisimba, kaya nasabi ko, sige, mag-born again ka na lang. At least ikaw, praise the Lord, praise the Lord, payak-iyak ka pa. O, mag-Iglesia ni Cristo ka na lang. At least ikaw, opo, siya nga po, amen. Opo, siya nga po, amen. O minsan, sinasabi ko, sige, mag-Muslim ka na lang. Baga, tutuwad ka doon. Nasa Katoliko, nakakaka. Ano, ang tagal-tagal naman ni Father. Eh, what's the point of you being Catholic? As what it says in today's gospel, you are not baptized in the Spirit. There is no fire in your heart. Hindi mo naramdaman totoo ang Diyos. Hindi mo naramdaman buhay ang Diyos. Hindi mo naramdaman mahal ka ng Diyos. You are very far from God. Ang layo-layo mo. Pag nagmimisa ko na lang yung iniisip, ngayon nga eh, hindi nag-garantin eh. Pinagpasok sa Catholic school at pagkatapos Catholic ka pa rin. Karamihan nga ngayon na nag-aaral sa UST, Ateneo La Salle. Tingnan ninyo siya yung mga anak po ninyo, hindi na may nagsisimba. Nasaan sila? Nandoon. Sa ano bang temple ito? Victory! Tapos sasabihin, kasi naman ang mga pare, hindi marunong na mag-sermon. Diyos ko, nasinisi na naman kami mga pare. Kawawa na kami pare. But what I'm saying, it's everybody's responsibility. Everybody's responsibility and the evangelization in this continent, in this part of the world, is a failure. Why? 500 years na Christianity sa Pilipinas coming very soon in 2021, 1.8% of the population of Asia are Christians. 98% hindi Catholic, meaning it's a failure. Bakit? Ang inaasahan kasi, Pilipinas! Ang inaasahan ng Vatican, even when Pope came here to this country na mag-i-evangelize ng Asia, ay ang Philippines! For Diyos, for Santo. Ay ito namang na-produce ng mga... Sabi ko nga, Diyos ko naman eh. Kasi naman sa mga Catholic school, kamamahal. Hindi na nakakapasok ang marami. Nakikater lang 10%. Propor. Eh, mariyaman lang naman na nakakapasok. Propor. Lahat yan, propor. Rich lamang naman ang nakaka-afford. Yun, tuloy, 90% ng mga Katoliko nga, binigyan, wala namang katikisis. Hindi alam ang relihiyon. May nagsabi sa akin, pare, Father, bakit pa ang bago ng pagkaunawa natin sa misa? Bakit pa mga Pilipino pag nagbimisa, nakanganga? Tulog! Kung ano-anong ginagawa? Kung maganda gawin ninyo itong mga Katoliko, pumunta kayo sa ibang reliyon, pumunta kayo, ako pumupunta. At tingnan ninyo kung paano sila magdasal, mapapahiya kayo. The
intim sila. Serious ang mga iglesia ni Kristo na kaganyan na. Siya nga po, iiyak pa yan. Amen. Amen. Totoo po. Totoo. Ang mga yan, hindi pinagbabasa ng Biblia. Ministro lamang nagbabasa ng Biblia. Pero pinaniniwalaan ang sinasabi ng ministro. Kaya tungkol sa eleksyon, nila ay black voting. Kaya pinagkakaguluhan sila ng mga politisyan. Lahat ng mga politisyan ay pumuntahan sa kanila. Tayo mga Katoliko, kaya tuloy napapahiya ang CPCB. Wala tuloy Catholic vote. Bakit? Eh wala talagang pagkakaisa. Ay, mabuti na lang, wala. Dahil hindi naman talaga dapat gano'n. Wala dapat talaga Catholic vote. Dahil we have freedom of... We have to have our own freedom. But what I'm saying here is it shows where we are at in terms of unity. Bakit na i-compromise natin ang truth? Kasi ang hinaasahan ni Jesus, what Jesus is expecting from us is this, that there is this fire within us and yet there is no fire. Ang sabi niya, and how I wish it's already a place. Ang sabi niya, sana sa Tagalog ito, ang mundo ay nag-aapoy. At ang aking wish, sana'y nagliliyab na. Wow! Why Jesus wish that? Bakit ginugusto yan ni Jesus? Kasi napakadaming matatanggap ng mga taong on fire for Jesus. Magkakaroon ka ng peace of mind. You know why Jesus said, I will not bring peace? Peace that the world gives. The peace that Jesus is talking about here is the peace that people expect. But the peace that Jesus wants is the peace that He gives. Totoong kapayapaan at mararamdaman lamang ito ng ano? Ng mga taong nag-uumabaw ang pagmamahal sa Diyos. And I'm telling you, gagaling kayo sa sakit. Dito, minsan ako, pare, nagtatanong din. Mayroon dito nasa unahan, lagi sinasabi sa akin, para ako'y sinisisi. Simba ko na simba sa Glorieta, hindi naman ako nagaling, nag-metastasize ang cancer ko. Masabuto na. Totoo yun, eh, talagang tinatanong ko, no? Baka hindi na lang ako mag-misa kasi hindi naman ikaw gumaling. Pero ngayon, lumapit na sa akin, Father, nagpa-doktor ako, ito. Sabi niya, ang nag-metastasize kong bone cancer, Stage 4, pumunta ako sa doktor, no trace of cancer. Tama ba? Nasa unahan lagi. Siguro, gustuhan niya malakas ito kay Mr. King o kay Mrs. King. Parang nabili niya itong upuang ito, lagi siya nandito. So, huwag ako kakawain ninyo. Ito. Lagi nandito, itong dalawang ito. Tapos, nandito, tapos sabi sa akin, Father, tuwing ako mag-misa, ang cancer ko nag-metastasize na. So tinatanong ko ang sarili ko, Diyos ko, Panginoon, kukuli na kaya siya ni Lord. Huwag muna, mababakante ang upuang ito. Ngayon, ang sabi sa akin, Father, pumunta ako ng doktor, yung aking bone mac cancer na nag-metastasize, no trace of cancer. Isn't that something? God is real. Huwag kayong magduda. Alam ko, hindi kayo magtitiis dito ng matagal. Kung wala kayong mananampalataya. Pero may hinihiling ang Diyos na hingin yung grasya sa hapong ito, na ang inyong puso ay mag-alab sa pagmamahal sa Kanya. God, give me the grace that my heart will set on fire for you. And I'm telling you, ang sarap ng pakiramdam. I'm telling you, yung pakiramdam na hindi nyo pa nararanasan ay mapapa sa inyo at kayo ay gagaling. Dito, sa prayer na ito. So, please pray with me.
Those who are ill, sama niyo na rin yung mga picture, touch niyo rin. So, kahit nasa cellphone, close your eyes and bow your heads and put your hand at the part of your body that needs healing. Merciful and loving God, this very evening, you call these people by name one by one. Tinawagan mo po sila paparito upang makatanggap ng kagalingan. Lord, bless them right now, lalo-lalo na yung may cancer. Ngayon ay nag-undergo ng chemotherapy. Mahina ang katawan, Lord, lahat ng klase ng cancer, pagalingin mo ngayon. Tanggalin mo, lalo-lalo na yung nag-metastasize na. Rita mo po ang iyong himala sa gabing ito. Masakit ang ulo, Lord, maparami dito may migraine, headache. Yung may sakit sa puso, yung palpitation, irregular heartbeat. Yung may lymphoma, may glaucoma, touch their eyes, may cataract. Their ears, yung mga may vertigo, may tinnitus. Yung may mga thyroid problem, may cyst, may endometriosis, may ulcers, may kidney problems, may diabetes. Kung mga epileptic, Lord, bless them. Ganun din yung mga may polar, yung mga makakaramdam ng depression, sakit ng katawan, yung po mga may body pain, knee pain, may arthritis, rheumatism, gout. Lord, bless and touch everybody, yung mga picture ng mga nasa ospital, mga mag-anak namin, yung mga hindi magkaanak, yung mga na-stroke, na-paralyzed, na-aksidente, na-fracture. Ganon din yung po mga di makatulog, may insomnia, may high blood, mataas ang cholesterol, nahihilo, may hapo, may asthma, may emphysema, may skin allergy, skin asthma. Lord, bless and touch them. Mga may frozen shoulders, Lord, bless. Mga may leukemia, anemia, mga may dengue, mga UTI, may infection. Ganun din yung mga may emotional problem, maraming galit sa dibdib, hindi makapagpatawad. Mga pamilyang hindi nagkasundo, ganun din yung mga may financial problem. Lord, sana makabayad na sila sa kanilang mga utak. Yung mga maraming utak dito, Lord, kasmasan ko sila. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.